Mga kabayan, nagbawala na yung mga dilawan. Kung ano-ano lang sinasabi, wala silang magawang magaling. Pati kung sino-sino, dinadamay na. Dapat isipin nila yung pinaggagawan lang, kung igaganda ba yung ng bayan o hindi. At mag-isip-isip sila, mga kapatid, kasi mali-mali po ang kanilang sinasabi, mali-mali ang kanilang ginagawa. Kaya tayo mga maka-BBM, solid lang tayo mga kapatid, huwag natin silang gayain. Ang nakikita ko dito mga kapatid, yung ginagawa nila na pambubuljak, pambabato ng putik kay BBM. Lalo pang lumalakas, lalong dumadami ang naaawa kay BBM. Kaya napakataas na ang kanyang numero sa mga surveys. Kaya huwag tayong bibitaw, laban lang hanggang sa matapos ng eleksyon sa Mayo sa 2022. Hayaan lang natin silang bumato. Hayaan lang natin magsalita na magsalita hanggang sa maubusan sila ng ibabato kay BBM mga kapatid. Dahil sabi ko nga habang binabato, lalong tumitindi, lalong minamahal ng taong bayan si Bongbong Marcos mga kapatid. Siya po ang talagang tunay at may kakayanan na manungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Dapat kung ano ang kaso, yun lang. Kung anong pinag-uusapan, yun lang. Huwag nang idamay yung nagdidildil ng asin. Huwag nang idadamay na ikaw ay isang hasindera. Huwag nang idamay na ikaw ay anak ng ganito, na Punso Pilato. Huwag nang idamay yung mga yan. Kung ano ang kaso, kung ano ang topic, dapat doon lang tayo mag-focus. Huwag yung kung sino-sino. Huwag na rin magdamay ng mga madre na Pinklawan. Kung sino-sino ang idadamay, tapos dyan pa sa harap ng Manila Cathedral magsalita. Kung makajus ka, mga kapatid, dapat hindi ka dyan sa harap ng Manila Cathedral magngangawa. Punta ka doon kung saan-saan mo gusto, dyan sa lansangan, dyan ka magngangawa. Ay nako, purki mababa na yung inyong numero, ganyan na kayo magngangawa. Dapat, pag ngangawa kayong ganyan, sumaman lang kayo sa BBM. Si BBM lang suportahan lahat para gumanda yung bansang Pilipinas. Hindi ganyan na ngawa kayo ng ngawa. Alam nyo nang mababa, one digit na lang yung numero ng kisinusuportahan yung mga kandidato. Tapos nagngangawa pa kayo. Yung mga ganyan, huwag nang pakialaman, mga kapatid. Magkaisan tayo, na yun po ang gusto ng BBM. Magkaisan lang tayo, para sa ganun ay gumanda yung bayan natin na Pilipinas. Meron na nga kandidato dyan na nag-o-offer na kanyang mga magagandang plataforma. Tapos, nandyan naman kayo, sinisira nyo naman. Ay nako. Pakinggan natin kung sino po yung nagwawala na Pinklawan, na dilawan, kung sino-sino nagwawala siya talaga. Salamat po mga kapatid. Huwag yung kalimutan isubscribe ang George Sir Vlogs. At pindutin na rin yung notification bell mga kapatid. Saka i-like, i-share, mag-commento na rin sa video nito mga kapatid. Salamat po ng marami. Again, George Sir Vlogs po lamang. Wow! Here sa Manila Cathedral! Let us all resign together! Correct! I will forfeit all my benefits! Retirement pension, sino ang tinatakot nyo? Ako! Anak ako ni Elvira Guanzon at ni John Sixto Guanzon! War hero! Marunong kaming magtiis para sa bayan namin! Mag-resign tayong lahat dito sabay-sabay! I'm sorry. Para magdildil kayo ng asin. Dahil ako, hindi ako magdildil ng asin, sigurado. One question po. Ibig sabihin, sirang-sira na yung institusyon ng Kumilek at nahihiya na kami. Hindi pa ba tayo nahihiya nito? Nakakahiya! Nakakahiya! Sobra na. Nakakahiya na ito! Sobra. Mag-resign na tayo pero sabay-sabay. Oh, kaliwaan tayo. Dito sa harap ng katedral, kung saan ang Diyos nakatingin sa atin. Resign na tayo! Resign tayo bago ako mag-retire para wala akong benefit. Ano akala nyo sa akin, patay gutom?
PG! Tatakutin niyo ako ng retirement benefit ko? Ano ako patay gutom? Bago ako dumating sa Comelec, naging commissioner na ako, nag-practice na ako ng batas, anak ako ng asindero! Kayo, saan kayo galing? Ma'am? Hindi ko kayo midamata. Pero dahil dito sa pangyayaring ito, suklam na ako. Si Comelec Commissioner Amy Ferolino has revealed Commissioner Rowena Guanzon of trying to influence. Ano to? O, diba? Sino ang nagsasabi ng totoo? Yung nag-aamok o itong mga nananahimik lang? O, sabi ni Amy, one thing is clear to me, she is trying to influence my decision and trying hard to persuade me to her direction. Parang gusto siyang hatakin talaga sa kung ano ang direksyon na mayroon na ginagawa ngayon itong si Guanzon. Kaya nga lang, binisto na. Binisto agad ni Ferolino. Pero nanahimik din po siya ng mga ilang araw. Pero ito na. Nagsalita na. So itong ginagawa ni Guanzon, mga sangkay, alam nyo na kung ano to. At sa mga susunod na araw, malamang magpipink na yan. Makikita na po natin yan. Nakapink na, tapos gumagalong-galong na.